Okay, una sa lahat, gamit ang inyong mga smartphones, punta lang either sa browser at sa Chrome. Then, click. Then, sa my website icon, type www.youtube.com. And then, mapupunta ka sa home ng YouTube. But of course, make sure na nakapag-sign in pala muna kayo sa YouTube. So, sa right side, may makikita kayong three dots. You have to click that. At scroll down, makikita mo tong desktop site. Piliin mo siya. And then, mapupunta kayo sa home na nakaset as desktop site. And then, sa my right side ulit, makikita mo yung profile picture. Click mo lang yan. And then, piliin ang Creator Studio. So, after mong maklik yung Creator Studio, ganito ang magiging itsura niya. At sa my left side naman tayo, dito sa my left side naman tayo, makikita mo tong Create. Ito siya, i-zoom natin. So, ito yung Create, i-click lang natin. Then, under ng Create, makikita mo yung Audio Library saka yung Music Policies. Ano nga bang meron sa Audio Library? Sa Audio Library, dito mo makukuha or madadownload yung mga music na for free, walang copyright, at pwedeng-pwedeng ma-monetize ang iyong mga videos. At ang maganda dito, pwede mo siyang i-filter per gender, ito siya, per mood, per instrument, per duration, at per attribution. Kung ayaw mo siyang i-filter, pwede ka namang gumamit ng search icon. So, for example, gumagawa ka ng video na may classical content. At syempre, kakailanganin mo ng classical background music. Dali yung paghahanap natin ng classical background music, i-filter natin siya. So, sa genre, ipipili natin yung classical. Then, after nating ma-filter, lahat ng mga lumabas na ito is classical na. So, may possibility na pwede mo siyang gamitin sa ginagawa mong video. Pero syempre, pipili tayo ng the best. So, hanap tayo. For example, itong Heavenly. Naka-indicate dito na you're free to use the song and monetize on your videos. So, syempre, bago natin siya i-download, papakinggan muna natin siya kung ito ba yung music na swak sa ginagawa mong content. So, ipagpalagay natin na ito na yung gusto mong kanta. Para ma-download siya, dito sa my right side, nakikita niyo yung arrow down, ikiklik lang natin yan. See, downloading na siya. Hintay lang natin siyang ma-download. Naka-download na siya. And then, kung gusto mo po siyang i-filter, according sa mood, pwede naman. So, pili natin kunwari dramatic. And then, gusto mo siyang i-filter by instrument, for instrument. So, piliin natin yung piano. So, lahat ng mga lumabas, ayun yung mga na-filter mo na. So, hanap tayo ulit ng isa pang kanta. The Master. So, sinasabi dito na you're free to use this song and monetize on your video, but you must include the following in your video description. So, etong nasa baba, kaka-copy-paste mo lang siya sa description box. So, pakinggan natin siya. Pagpalagay natin na gusto mo yung song na yon para sa yung content. So, same way ng pag-download, sa my right side, ikiklik lang ulit natin itong arrow down. Then, downloading. At syempre, na-download ko na siya before, so ida-download na lang ulit natin siya.
Kapag ang hinahanap mo naman is sound effects, madali lang din yon. So, i-click lang natin itong sound effects na nasa taas. Pwede mo din siyang i-filter per category naman. So, marami kang pagpipilian dito na category. So, for example, itong human voices. Yan. So, na-filter na natin siya at ang mga lumabas ay human voices. So, for example, itong baby's cry. Kung gusto mo yung baby's cry, same way lang din ng pag-download. Kung ayaw mo naman gumamit ng filter, you still have an option to use the search icon. Then next, punta naman tayo sa music policies. So, ano nga bang meron sa music policies? Andito yung mga kanta na hindi mo pwedeng gamitin sa iyong YouTube videos. So, for example, itong kanta na nasa taas, the next episode. So, sinasabi dito na this song is not available for use in YouTube or else mabablock yung videos mo. At meron din dito na ito. For example, itong Faded. So, sinasabi nito na if you use this song, viewable siya worldwide, pero hindi mo ma-monetize yung video na yon. At kapag yung content mo naman is about sa cover song, viewable siya everywhere except sa Switzerland, pero yung revenue nyo, mag-share kayo ng copyright owner. Much better talaga na ang gagamitin mong song or music is yung nasa audio library, sure ka pa na free, walang copyright at saka wala kang kahati sa revenue.